Bombo Radyo Philippines. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw na po ng Biyernes, huling araw po ngayon ng buwan ng Oktubre at 31 na 2014. Sa ulo ng ating mga balita, controversial na si Vice President Binay, muling itinanggi na dummy ang negosyanteng si Antonio Chu sa kabila ng pagigisa ng mga senador. Mga anak naman ni na Governor Taliado at Mrs. Umasa naman mabumuli ang kanilang pamilya matapos naman ang matinding iskandalo. Samantala, sa police report, dayuhang Red Cross volunteer patay sa atake sa puso sa isla ng Boracay. American national naman sa Albay na biktima ng text scammers, malaking halaga ng pera natangay ng mga suspect. Tinaguriang climate walk na naglalakad mula pa sa Metro Manila na sa Northern Samar na ngayon at target marating naman ang Tacloban sa Typhoon Yolanda anniversary. Samantala, mga taga Baguio, nagpabot din ng kanilang pakikidalamhati naman sa pamilya ng naiwan naman o si Yumaong dating Sr. Juan Flavier, kung saan nga ay taga dyan sa Baguio City ang dati ring health secretary. Balita naman sa ibayong dagat, business community at mga netizens, hati naman ang reaksyon sa pag-amin ng Apple CEO na siya isang bading. Ang North Korea ay ka-quarantine din daw ang lahat ng mga dayuhang papasok sa kanilang bansa sa panggaban naman sa Ebola virus. At sa ating sports balita, Gilas coach na si Chad Reyes ay pinabay na rin ang desisyon sa PBA at sa mga basketball ng Pilipinas, ang desisyon na buwagin na ang Gilas Pilipinas program. Sa NBA naman, LeBron James, inaabangan ang laban mamaya ng kontra naman o ng Cavaliers kontra sa New York Knicks. Sa showbiz balita, pambato ng Pilipinas, lalapit naman ang Miss International pageant, abala na rin ngayon sa mga pre-pageant activities sa bansang Japan. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, napapanood din tayo mga kaibigan sa ating audio at visual sa official website ng Bombo Radyo Philippines ang www.bomboradyo.com. Inyo pa rin anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Muling umalma at nagpahayag ng kanyang reaksyon itong si Vice President Jejomar Binay matapos naman na umano'y gisahin ng mga senador ang isang negosyante, lalo ito si Tony Chu, na umano'y inaakusan isa sa kanyang mga dummies. May follow-up report pa si Bombo Jun Deska. Kahit nag-isa lang gusto ang negosyante at nakulangan ang mga senador sa ipinakitang katibayan na pag-aari ang kontrobersyal na hasyenda, muling itinanggi ni Vice President Jejomar Binay na dami nito ang negosyanteng si Antonio Chu. Habang nasa Bicol Region, sinabi ni Binay na naniniwala siyang bilyonaryo at kabilang sa 10 Most Outstanding Young Men Awardee itong si Chu. Kaya naman, naawa umano ang Vice Presidente sa patuloy na panggigisa ng mga senador kay Chu at pilit na inaakusang dami ng kanya mga tagongyawan. Sa pagdinig ng Senate Floribund Subcommittee kahapon, nag-isa ng gusto si Chu, lalo na nang ibigay sa komite ang isang pahinang dokumento na manoy magpapatunay na nabili niya ang 145 hectares na lupain na inakusang pag-aari ni Binay. Kinwestiyon ni na Senators Coco Pimentel, Alan Peter Cayetano at Senador Antonio Trillanes IV ang mga dokumento ni Chu na manoy kasunduan nila ni Laureano Gregorio sa bilihan ng lupain na maliban sa isang pahina ay hindi notaryado, kahit paiginit ng kanyang abogado na si Attorney Martin Subido na ito ay legal at balido. Ayon kay Chu, nabili niya ang lupain sa halagang mahigit sa 400 million pesos mula kay Laureano, pero wala siyang maipapakitang dokumento maliban sa isang pahinang dokumento. Nasa 11 million pesos lamang daw ang kanyang down payment. Bagay naman na hindi mapatunayan sa mga senador dahil walang maipapakitang katibayan sa kanyang mga down payments. Ayon sa mga senador, kung patuloy na iginigit ni Chu na pag-aari ang kontrobersyal ng 145 hectares na lupain, ay nilabag nito ang Agrarian Reform Law, tax evasion, bunsod ng hindi pagbayad ng capital gains tax at kawalan ng value-added tax registration sa kanyang tinawag na agritourism park. Sinabi naman ni DAR Secretary Virgilio de los Reyes, illegal kung maituturing ang pagbili ni Chu ng 145 hectares na lupain na hindi ipinalam sa DAR kung ito ay nakapaloob sa land reform. Gayunman, aminado ang kalihim ng DAR na hindi nila matukoy kung alin sa kontrobersyal na lupain ang nakapaloob sa land reform. Mismong si De Los Reyes ang nagpatunay sa Senado na hindi pag-aari ni Chu ang lupain dahil nakausap umano nito ng personal na negosyante at sinabing inuupahan lamang niya ang hasyenda. Sa pagdinig, ginamit din ni Cayetano na ebidensya ang mga Instagram pictures ng anak ni Binay na si Juana Marie, kung saan inaamin ng nakababatang Binay na nasa kanila ang ari-arian sa Rosario, Batangas. Pero ayon sa tagapagsalita ni Binay na si Cavite Governor John Vic Remulla,
hindi tatayo sa korte ang mga ebidensya ni Cayetano. Magpapatuloy pa ang pagdinig ng Senado sa Nobyembre 6 at inaabangan kung haharap ang Vice Presidente sa imbitasyon ng Mother Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang ulat si Bombo Jun Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Jun, ano, linawin ko lamang at kasi kahapon napansin yung presensya ng BIR Commissioner na si Kim Hinares. Ano bang intensyon nito? Talagang makikialam na rin ang BIR sa mga nasa likod naman ng mga negosyo at iba pang background itong negosyante na si Tony Chua. Bombo Jun? Well, inimbitahan ng Senado, Bombo Elmar, itong si BIR Commissioner Kim Hinares upang alamin din kung yung mga kumpanya, ang dami kasing kumpanya na sinasabi itong si Mr. Antonio Chu, yung negosyanteng sinasabi na dami ni Vice President Gigi Marvinay. Kaya nandun siya kahapon, mismong humarap sa komite itong si Commissioner Kim Hinares. Medyo ano siya eh, may mga nakita siyang butas against kay Chu. Ang katunayan nga, Bombo Elmar, kung sinabi ni Mr. Antonio Chu na nabili niya ng 446 million yung 145 hectares na lupain mula kay Gregorio Laureano, eh sinasabi ni Commissioner Kim Hinares na kung tutuusin, maari niyang kunan ng nasa 120 million na tax na buwis itong si Mr. Antonio Chu. Yung perang ibinayad. So ganun kalaki, Bombo Elmar, kasi parang hindi raw ipinapaalam sa pamahalaan itong nangyaring transaksyon sa pagitan ni Chu kung totoo man na nabili niya nga yung lupain doon sa kay Gregorio Laureano. Hindi nakaregister, hindi nakabayad ng buwis. Kung nagbayad man ng buwis yung Sanchamp Agritourism Park ni Mr. Antonio Chu, yun ay para lamang sa gusali at hindi sa lupain. Kaya medyo maraming butas. Hindi lamang si ang BIR Commissioner actually yung nakahanap ng butas doon sa transaksyon na yun, kundi maging ang DAR, ang Department of Agrarian Reform. Bakit yung isang tao nakabili ng ganong kalawak na lupain kung ito'y sa ilalim ng land reform? Dapat hanggang 5 hectares lamang yung mabibili ng isang tao mula sa isang residente doon. Pero bakit umabot sa 145? Kaya ganito ka, maraming nakitang butas, Bombo Elmar, yung ahensya ng ating pamahalaan. Bombo Jun, ano, may next hearing pa, ano, next week yata to, ang ito'y mother committee natin, ang tinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. At imbitado na ang Vice President Judge Marvinay, although ano, meron ding pinaplansya niluluto na magkaroon ng debate itong pangalawang pangulo at si Senador Antonio Trillanes IV. Dyan sa next hearing ba, ay meron daw paabiso ba dyan na tutuloy na rin ba ang pangalawang pangulo na dadalo, Bombo Jun? Well, hindi alam ng committee yan, Bombo Elmar, sapagkat kahapon ang narinig natin na natanggap ni Vice President Bina yung invitation ng Mother Committee, yung Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador T.G. Ginguna, yung subcommittee kay Senador Coco Pimentel. Linawin natin, Bombo Elmar, by November 6, dalawang hearing ang mangyayari. Ang alas 9 ng umaga, yun yung Mother Committee, yung mismong main committee na Senate Blue Ribbon Committee, at alas 10 ng umaga, yun yung subcommittee ni Senador Coco Pimentel. Yung 9 a.m., yung alas 9 ng umaga, yun intended, ginawa yon na pagdinig para kay Vice President Binay. Kasi ang sabi naman ni Vice President Binay, dadalo siya kung Mother Committee magpapatawag sa kanya. Yun na nga, tinugunan siya ng Mother Committee, inimbitahan siya. Ngayon, kung dadalo siya by 9 a.m. November 6, eh magpapatuloy yung pagdinig. Ngayon, kung hindi naman siya dadalo sa November 6 by 9 a.m., yung alas 10 ng umaga na subcommittee ay magpapatuloy ng investigasyon at dadalo doon yung mga unang resource person, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Jun Desca. Sa kabilang banda naman, mga kaibigan, makikipag-update din tayo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung ano na ang tinatakbo status nitong sila kasi ang mag-host nitong tinatawag na debate sa pagitan ng pangalawang pangulo ng bansa, si Dora Trillanes. Nasa kabilang linya ngayon, kasama na natin live nationwide ang KBP National President, si Mr. Herman Zipas Banyo. Good morning, sir. Good morning, Bombo Elmar. Sir, makiki-update lamang kami, kaya po kami napatawag po sa inyo kung ano nang status, kung ito ba'y talagang tuloy-tuloy na at meron ng mga development na ugnay po naman sa inaabangan naman na pag-debate nitong pangalawang pangulo ng ating bansa, si Dr. Trillanes. Sir Basbanyo, sir. Papunta ang negosasyon sa third round, Bombo Elmar, no? Kahapon hanggang early evening, ang aming negosasyon sa kampo ni Vice Presidente Binay para sa second round. At the other day naman, yung sa abogado at sa kampo ni Senador Trillanes. Natapos bali ang second round, may iba pang mga bagay na dapat i-finalize, i-diskusyonan. Kaya sabi ko nga, punta kami sa second round of negotiation.
Ah, okay, okay. So, meron na rin bang na-plan siya as to the Odoa? I understand, no? Hindi nyo pa sasabihin po yung tinatawag na yung format at saka yung venue ng kanilang pagdidebatihan po, Sir Herman, sir. Tama yan, Bongo Elmar, dahil na kailangan mo na-plansahin natin bago ipalabas yan. Pero the fact that we are talking to both sides at dalawang beses na at ito'y papunta na sa pangatlo, ibig sabihin yan ay umusad at ang posibilidad na matuloy ay nandiyan na talaga. Ano po? May mga bagay lang na dapat resolbahin. Ang venue, more or less, meron ng agreement. Ang petsa ay pinapag-usapan pa. Ilang petsa yung tinikonsidera, but that will be finalized, hopefully, sa third round. Tapos ang format, may mga i-finalize pa. The moderator, more or less, okay na ang mga kung sinong parties. Usapan pa, ipa-finalize pa, Bongo Elmar. At the looks of it, itong kasaysayan, sinasabi ng mga kampo na first in history na katulad na debate ay malaking chance na mangyari, Bongo Elmar. Hopefully, matapos ang usapan, ma-plansang lahat sa third round of the negotiation between KBP and the camp of Senator Trillanes and Vice President Binay. Sir Herman, would you care to react kung sino ba dyan ang masyadong nagdedemand o sa okay lang ba sa kanila lahat? Maayos bang usapan? O meron dyan na talagang marami silang mga tinatawag naman na kanilang mga kondisyones, ano, Sir Herman, sir? Well, mga kondisyones, Bongo Elmar, understandable yun. Kaya kailangan na ang KDP ay marunong rin magdala kung paano makamap ang agreement. Ano po? By the way, yung negotiation is not nasabay-sabay, no? We talked to the different okay. to the two camps separately, no? Kaya sabi ko the other night, ang kampo ni Senador Trillanes, then kahapon naman, ang kampo ni Vice President Binay. But as I said, kung tinan mo ang mga nangyayari, Bongo Elmar, patungo tayo sa sinasabing historic una sa kasaysayan na katulad ito na debate, Bongo Elmar. May definite na ba na petsa o yung November 10 ba yan ay ano pa lamang yan? Hindi pa sigurado o within in the first 2 weeks or 3 weeks ng buwan ng Nobyembre, Sir Herman? Ang petsa ay hindi pa na-finalize but kung sabihin mo within November, sigurado na within November ang petsa na pinipilian ng magkabilang panig at ng KDP. As I said, yung venue nandiyan na more or less. Yung format, yun pa medyo, more or less ang format na-finalize na but yung mga proposisyon. Yun ang pinapag-usapan pa. Finalize hopefully sa third round ng negotiation. Okay, abangan natin yan. Ang binabanggit ka na makasaysayan na debate ng pangalawang pangulo at ang senador. Unless otherwise, kung meron pa kayong dagdag na mga impormasyon, maraming salamat po, Sir Herman. Thank you for the call, Bongo Elmar. At magandang umaga sa inyo at sa ating mga nagpapakinig sa Bombo Radio Philippines. Alright mga kaibigan, yan po ang National President, ang kapistanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, si Mr. Herman Zibas Baño, ang siya ring Vice President, Chief Operating Officer for EM Division ng Bombo Radio. Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na po ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. Here now is the Bombo Weather Forecast. Makakaranas ng maulap hanggang sa maulan na panahon ang halos buong bahagi po ng Mindanao. Mayong maghapon po, isang araw bago naman ang Todos Los Santos. Ito ay sa kabila na malayo pa ang low pressure area na kaninang madaling araw po ay natukoy nga rito ng pag-asa na sa mahigit 1,000 kilometro sa silangan po ng Katarma, Northern Samar. Sinabi ngayong umaga ng pag-asa, halos balot kasi ng kaulapan ang bahagi ng Mindanao kaya inaasahan na ang mga biglaang mga pagulan. Inaasahan din ang mga pagulan sa Northern Luzon, bunsod pa rin ng Northeast Monsoon habang maganda po ang panahong inaasahan naman sa Visayas ngayong araw. Kaya naman maganda po yung nag-antay na para sa mga biyahe naman. Doon po naman sa Hahabol ngayong Todos Los Santos. Samantala naman mga kaibigan, marami ang natuwa sa mga manggagawang nasa gobyerno matapos na deklara nga na suspindido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamalaan simula alas 12 po yan mamayang tanghali. Una rito ay batay nga sinilabas na executive order nitong si Executive Secretary Pakito Ochoa kagabi. Ito yung Memorandum Circular number 73. Kalahating araw lamang ang trabaho ng mga kawani na nasa gobyerno ngayong huling araw po ng buwan ng Oktubre upang magkaroon daw ng mga oras na makauwi sa kanilang mga probinsya. Hindi naman saklaw ng suspension ang mga ahensyang naghahatid po ng basic services o kasama na yung tiyatawag ng mga pangkasulusugang serbisyo. Sa ibang balita naman, naghayag ng kanilang mga reaksyon ang mga anak naman ni Governor Taliado matapos naman ang iskandalo at magbulgar ang kanilang sariling ina. May follow-up report ang Bombo Radio Naga. Bagamat nasasaktan sa nangyayari sa kanyang pamilya,
Nananatiling positibo si Alvin Taliado na muling mabubuo at magkakaayos ang kanyang mga magulang na sina Governor Edgardo Taliado at Ginang Josie Taliado. Ayon kay Alvin, alam niyang nagkamali ang kanyang ama pero napatawad na niya umano ito dahil natural naman sa tao ang magkamali. Nagpahayag naman ito ng misahe sa kanyang ina na umano'y huwag iisiping nag-iisa siya. Nais rin niyang sa lalong madaling panahon ay bumalik na ito sa kanilang bahay dahil nasasabit na dito ang kanyang mga apo. Hangad naman ni Alvin ang malawak na pangunawa ng mga kababayan sa Camarines Norte na maintindihan ang kanilang pamilya. Sa ngayon, si Alvin muna ang papalit sa trabaho ng kanyang ina bilang chairman ng Philippine Red Cross sa probinsya ng Camarines Norte. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Jordan Balsi nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Pilipinas, 17 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bombo Police Report. Police Report. May panibago na namang inkwentro na nangyari sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga rebelde at nasa linya ang Bombo Radyo Davao. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang nangyaring inkwentro laban sa tropa ng pamahalaan sa Sitio Kimataan 2 sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Ayon pa kay Eastern Mineral Command o ESMINCOM Public Information Officer Captain Alberto Caber, hindi pa nakilala ang nasabing mga NPA na may dalang matataas na kalibre ng armas. Ilan sa mga na-recover ng 68th Infantry Battalion ang isang AK-47, dalawang M16 at isang M14 rifles, isang improvised explosive device o IED at teleskopyo ng mga rebelde. Sinasabing inkwentro, walang naitalang patay o sugatan sa tropa ng pamahalaan. Sinasabing nagsagawa ng pursuit operations ang mga sundalo laban sa mga NPA na umatake sa nasabing barangay noong Linggo nang bigla na namang nagkasalubong ang dalawang grupo. Nananawagan naman si ESMINCOM Commander Lieutenant General Aurelio Baladad sa mga sugatang miyembro ng komunistang grupo na tumakas matapos ang nasabing insidente na sumuko na lamang sa otoridad para magamot ang kanilang mga sugat. Matatandaan na dalawang miyembro rin ng NPA ang napatay sa nangyaring inkwentro noong Linggo sa nasabing barangay. Yan ang ulat mula Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo E. Mandela Peña para sa Bombo Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa isla naman ng Boracay, meron pong isang dayuhan doon, isang Red Cross volunteer ang inatake sa puso at may detalye ang Bombo Radyo Kalibo. Patay ang isang 65-anyos na Dutch National at Red Cross volunteer dahil sa atake sa puso sa isang hotel sa Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay. Ang biktima ay kinilalang si Carl Heinz Rotter at kilala rin sa tawag na Charles Brown na idiniklarang patay na isugo sa isang pribadong hospital sa isla. Base sa report ng Boracay Tourist Assistance Center Bita, lumabas ang biktima sa kanyang inuupahang kwarto sa isang hotel na naninikip ang dibdib at kaagad na bumagsak sa sahig. Kaagad na isinugod sa hospital ang biktima ng mga staff ng hotel subalit nabigo na ang mga na may salbang buhay nito. Sa medical examination ay pinalabas ng ospital, lumalabas ng cardiac arrest o atake sa puso ang kinamatay ng dayuhan. Pansamantalang inilagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa mainland Malay habang inaasikaso pang pag-uwin ng bangkay nito sa kanilang bansa sa Germany. Napagalaman ang biktima ay halos 8 taon ng pabalik-balik sa isla ng Boracay. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Mirani na lang ang espasyo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, sa lalawigan ng Albay, isa namang American national ang nabiktima raw doon ng mga tinaguriang tax scammers at may detalye pa ang Bombo Radyo Legazpi. Labis ang galit at panghihinayang ng isang American national matapos itong maloko at matangayan ng pera sa lalawigan ng Albay. Kinilalang biktima na si Elor Frederick Marion, 76-anyos ng lungsod ng Legazpi. Nahuli naman sa entrapment operation ang dalawang suspect na kinilalang sina Marvin Rejano at Marlon Decano ng bayan ng Manito. Ayon sa biktima, ilang beses siyang tinext ng mga suspect at humihingi umano ng pera kung saan pinapaniwala ang biktima na galing sa kanyang asawa ang text message. Umabot sa halos 108,000 piso umano ang nakuhang pera ng mga suspect sa biktima. Matapos nga na muling i-text at madiskubre ang panluloko ay dito na ito nagpaabot ng impor masyon sa mga otoridad kung saan agad na nagsagawa ang pulisya ng entrapment operation. Kinasuha naman ang mga suspect ng staffa at kasalukuyang nakakulong ngayon sa Legazpi City Police Station. Para sa Bomba Network News, mula rito sa Bomba Radyo Legazpi, ito po si Bomba Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Tumbo! Apat katao naman ang aresto sa nagawang operasyon sa may bahagi ng Iligan at may detalye ang Bomba Radyo Cagayan de Oro.
Arestado ng pulisya ang apat na armadong kalalakihan na mayroong mga kasong pending sa korte sa lungsod ng Iligan. Sa panayam ng Bumbo Radio, inihayag ni PNP Regional Spokesperson Superintendent Bernardo Mendoza na naaresto ang mga suspect sa inilunsad na operasyon ng Iligan City Police Office Station 3 kung saan nakuha sa kanila ang 8 matataas na uri ng baril at mga buhay na bala. Sinabi ni Mendoza na kinilala ang mga suspect na sina Malik Bunso, Masindel Bunso, Kasan Makaalang at isang Mariano Bunso. Inihayag pa ng opisyal na sina Mariano Bunsok at Makaalang ay mayroon naman ng pending na court warrant of arrest dahil sa kasong multiple murder at attempted murder. Nakuha sa pag-iingat ng mga suspect ang mga baril na kinabilangan ng dalawang fragmentation grenade, M79 grenade launcher, dalawang M16 at M14 rifles, homemade shotgun, shotgun arms core, isang homemade 38 caliber at mga buhay na bala. Nakatagdang sa sampahan ng kasong illegal possession of firearms at ammunitions ang mga suspect sa piskalya sa Iligan City nitong araw. Si Bombo Junil Ukat sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Sa ibang balita naman mga kaibigan, yung mga nangungunang mga environmentalist na kanilang pagsasagawa ng paabot ng awareness campaign sa ating paglaban sa climate change ay nakarating raw dyan sa may bahagi ng Region 8. Inasaan kasi nila, target nila kasi na makarating dyan sa Tacloban sa mismong isang taon sa pagtama ng Super Typhoon Yolanda. At nasa linya ang Bombo Radio Tacloban. Dumating na sa Alin Northern Samar ang grupo ng climate change na nagsasagawa ng climate walk na nagsimulang maglakad mula Luzon. Libo-libong mga ordinaryong tao ang nakiisa sa nasabing panawagan sa sinasabing sinimulan lamang ng ilang katao. Target ng grupo na maabot ang Region 8 at Tacloban City bago pa ang nalalapit na isang taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda sa darating na Nobyembre 8 ngayong taon. Layunin ang advokasya ng mga miyembro nito na hikayatin ang mga mamamayan at ipalam ang tunay na epekto na dulot ng climate change gaya na lamang sa nangyari sa pagtama ng Bagyong Yolanda. Oktobre 2 nang pasimulan ng grupo ang paglalakad mula sa kilometer 0 sa Rizal Park sa Maynila. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Butch Manog para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Pilipinas, 24 minutos na po ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Todo na ang ginagawang paghanda ngayon ng Department of Foreign Affairs o DFA. Kaugnay po naman sa kanilang programa na voluntary repatriation na nasa halos 1,000 mga OFW na nasa bahagi naman ng West Africa. Partikular na po sa Sierra Leone, ang Guinea at bansang Liberia. Bukod dito, kinumpirma na rin ni DFA Secretary Albert Del Rosario na ipo-pull out na nila ang mahigit 100 mga Pinoy peacekeepers sa Liberia. Nila na rin sa banta pa rin ng Ebola virus. Ayon sa kalihim, sakaling umuwi na ng Pilipinas ang mga Pinoy mula sa mga apektadong mga bansa, kailangan nilang sumilalim daw sa mahigit 20 araw na tinatawag na quarantine para masiguro na hindi kakalat ang nakamamatay na sakit sakaling mahawaan ang mga ito. Hindi niya ito magiging self-quarantine dilin sa magtatalaga pa ng lugar ang gobyerno para naman sa mga uuwing mga OFW. Mismo nga ang Pangulo Aquino na ang nag-atas sa kanila na bumunaman ang kautosang kailangan sumilalim muna ang mga ito sa 3 linggong quarantine. Samantala, akyat muna tayo ng Baguio City mga kaibigan. Itong pumanaw na sabi nga ito'y kilala at isang magaling din na leader, naging health secretary, naging dating senador ng ating bansa. Ang roots kasi nito si dating senador Juan Plavier ay taga dyan sa Baguio City at may mga reaction pa dyan naman sa lugar ng Baguio at nasa linya na ang Bombo Radio Baguio. Nakikidalamhati ang Baguio City National High School sa pagkamatay ni dating Health Secretary Senador na si Dr. Juan M. Flavier na isa sa mga alumnus ng nasabing paaralan. Ayon kay Dr. Elma Dunaal, principal ng BCNHS, isa si Flavier sa mga pinagmamalaki ng nasabing paaralan dahil sa mga nakamit nito at ang pagtulong nito sa nasabing paaralan at kinalakhang syudad o kinakalakhang syudad. Sinabi niya na nakikisimpatiya ang nasabing paralan sa pamilya ng yumaong dating senador. Anya, hindi nila makakalimutan si Flavier dahil sa tulong niya sa paralan, lalo na sa pagpapatayo ng mga infrastructure projects doon kung saan nakapangalan sa kanya ang dalawang gusali at plano na rin nilang ipangalan sa kanya ang auditorium doon. Dagdag pa niya na plano nilang magbigay pugay para kay Flavier bilang pasasalamat sa pagtanaw sa mga naitulong nito sa nasabing paralan at sa lungsod ng Baguio.
napagalamang nagtapos ng valedictorian si Flavia sa naturang paralan. Kasabay nito, nakikidalamhati rin ang lokal na gobyerno ng lungsod sa pagpanaw ng dating senador. Yan ang balita mula dito sa pila ng Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo William Lucson, para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo William, Bombo Radio Baguio, kumusta na pala ang lagay ng panahon dyan? O yan, lalo yung weather, ano? Dilan sa lalo pa yatang lumalamig dyan, Bombo Radio Baguio. Kumusta dyan ang temperatura, Bombo Radio Baguio? Okay naman, Bombo Elmar, ang temperatura ngayon dito ay bumaba sa 14.0 degrees Celsius. Lalo pang bumaba ang temperatura dito, Bombo Elmar. Nako, lalo na siguro ngayon, ano, lalong akyat dyan, lalo itong weekend ngayon ng Todos Los Santos. Ano, pag ganitong Todos Los Santos, araw ng mga patay, talaga din namang maraming umakyat dyan ng mga turista, ano, Bombo Radio Baguio, Bombo William. Marami, Bombo Elmar, kasi nagdagsaan ngayon ng mga turista, lalo pat magandang panahon, magandang sikat ng araw dito ngayon, at maganda yung ano yung daloy ng trapiko dahil nagbigay naman ng mga kapulisan ng rerouting scheme. Alright, maraming salamat mga kaibigan. Yan po ang Bombo Radio Baguio. Kognay pa rin sa report ng Bombo Radio Baguio sa pagpanaw kahapon itong si dating Senador Juan Flavier at nag-abiso nga kahapon ng pamilya bandang alas 4 nga ng bawian ng buhay itong si dating Senador Juan Flavier nila naman sa tinatawag na multiple organ failure na nagugat naman sa kanyang sakit ng pneumonia. Kung malala mga kaibigan, si Flavier ay naging kilala sa kanyang slogan para sa Department of Health na talagang patok na patok. Ito yung tinatawag na Let's Do It para isulo naman ang Reproductive Health Campaign. Gayun din mga kaibigan, sumikat din ang kanyang mga gimmick katulad ng tinatawag na UC Kadiri. Naging utak din ito sa pagbuo ng landmark na legislasyon tulad po ng batas sa anti-poverty law na naging batayan naman ng pag-iral ng National Anti-Poverty Commission, yung pagbalangkas din ng mahalagang panukalang batas, itong e-commerce law, Indigenous People's Rights Act, at iba pang mahalagang mga batas naman ay sinulong ng yumaong Senador Juan Flavier. Bombo International News. Nag-anunsyo ang North Korea sa pag-quarantine sa lahat ng mga dayuhang papasok naman sa nasabing bansa upang mapigilan umano ang pagpasok ng Ebola virus ayon sa Pyongyang. Kahit na hindi galing sa mga bansa sa West Africa kung saan may outbreak ng Ebola, kailangan pa rin daw sumilalim sa 21 araw na quarantine. Batay nga sa kutusan mula sa North Korea, nagtalaga rin daw ang Hilagang Korea ng mga particular na hotel kung saan ika-quarantine ang mga dayuhang papasok naman sa bansa. Una rito, nag-anunsyo pa ang Pyongyang na isasara rin ito ang borders para sa mga foreign tourists nila naman sa pangamb bang makapasok daw ang virus. Sa ngayon umano, nagpapatupad na rin ng mahigpit na protocol sa mga airfields, trading ports at railway stations sa border ng komunistang bansa. Bagamat wala pang natatalang kaso ng Ebola sa North Korea, kaugnay pa rin ng kanilang paghihigpit. Hati naman ang reaksyon ng publiko lalo na sa Estados Unidos kasama na ang mga netizens sa social media sa pag-amin ng Chief Executive Officer ng technology giant na Apple na ito yabading sa corporate world. Binigyan nga pugay ng kanyang mga kasamaan sa business community. Ito si Tim Cook. Dila naman sa pagkaroon nito ng lakas daw ng loob na ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Ayon naman kay John Brown, ang dating Chief Executive Officer ng British Petroleum na isa ring homosexual, sa kanyang pag-amin naging role model daw si Cook at inspirasyon daw ito ng mga miyembro ng LGBT sa corporate world na aminin ang totoo nilang pagkatao na batid na matindi pa rin ang diskriminasyon sa business community para naman sa mga LGBT members. Maging ang mga matatas na opisyal ng Apple ay nagpayag din ng suporta kay Tim Cook. Pinuri naman ni Philip Schiller, ang Senior Vice President for Worldwide ng kumpanya, ang katapangan daw ni Tim Cook at para daw sila sa katrabaho naman na turang higanting kumpanya sa kanilang pag-amin naman ng kanilang leader. Samantala naman mga kaibigan, sa ibang balita. Bombo Sports News. Nagbigay na rin ng reaksyon ang National Basketball Coach na si Chad Reyes. Sa addition naman, naman ay buwagin na ang programa naman sa Team Gilas. Makikiap din tayo dilan sa kaabang-abang mamaya ang unang paglalaro ni LeBron James sa NBA, yung pagsimula ng NBA season at sa kanyang pagbabalik sa kanyang bagong team na Cavs, itong Cavaliers. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Jovino Galang.
Kahit natuluyan ang bubuwagin ang Gilas Pilipinas, mananatili pa rin ang programa nito gaya ng pagsasanay para sa mga manalaro ng national team. Ito ang pagtitiyak ni Philippine Basketball Chief Chito Salud na kung saan hindi nila inaalis ang pagtanggal sa programa ng Gilas at sa halip ay palalakasin pa nila ito at pagagalingin para lalong maganda ang pagsasanib ng SBP o Samahan ng Basketball ng Pilipinas, PBA at iba pang mga stakeholders. Sinabi pa nito na ang layon ng Selective Committee ng SBP ay para ipunin ang mga dating programa at ayusin ang kasalukuyang performance ng national team para maging mas lalong competitive ang Philippine basketball sa buong mundo. Umupo naman bilang head coach ng national team si Cho Dreyes noong 2012 at pinalitan niya si Serbian coach Radjo Turuman, pinangunahan ng pagkapanalo ng Gilas noon sa 2012 William Jones Cup hanggang pumangalawa sa 2013 FIBA Asia Championship. Dahil sa hindi magandang performance ng Gilas Pilipinas noong nakarang Asian Games sa South Korea, marami ang pumuna sa leadership ni Reyes at isinarito ang PBA legend na si Ramon Fernandez. Pinapaubay na lamang ni Reyes sa SBP at PBA ang desisyon para sa kanyang kinabukasan bilang coach ng basketball. Samantala, inaabangan ngayong araw ang unang laro ng Cleveland Cavaliers kontra sa New York Knicks sa NBA. Susubaybayan ng mga fans ang performance ni NBA All-Star LeBron James sa kanyang pagbabalik sa dating kupunan na Cavaliers kasama sina forward Kevin Love, Sean Marion, Brendan Haywood at guard na si Kyrie Irving, ganun din si James Jones. Susubukan ng Cavaliers ang lakas ng Knicks sa pamumuno ni Carmelo Anthony, Sean Larkin, Amari Stoudemire, J.R. Smith at forward Quincy Assi. Ang ibang mga laro na aabangan ngayong araw ay ang pagharap ng Washington Wizards kontra Orlando Magic, Detroit Pistons kontra Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks kontra Utah Jazz at Oklahoma City Thunders kontra Los Angeles Clippers. Yan ang ating ulat para sa Bombo Network News. Bombo Jovino Galang, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Sumatala, magtungo naman tayo sa General Santos City. Maki-update naman tayo sa pagsagawa pa rin ng matinding training ni Manny Pacquiao. Nasa linyang Bombo Radyo, Jensen. Pacquiao Algeri Fight, The Clash of Cotai 2 Update. Nagpasalamat ako sa Bombo Radyo na patuloy na sumasubaybay sa akin sa pag-iinsayo at palagi tayong makinig sa bawat oras update sa darating kong laban. Bumalik dito sa Jensen ang dalawang dating sparring partners ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Isa dito si Marlon Alta na ngayon ay sparring partner ng Romanian-Canadian boxer na si Lucian Bote para sa nakatakdang laban kay Roberto Feliciano Bolonti sa Disyembre 7 nitong taon. Habang si Dan Nazareno na dati ring sparring partner ni Pacman ang kasalukuyang sparring partner ng Mexican boxer na si Antonio De Marco na makakaharap si Jesse Vargas para sa WBA World Light Welterweight title na isa sa mga undercards sa Pacquiao Algeri Fight. Maliban kay Nazareno, isa pang boxer na mula sa Thailand ang dumating dito sa Luzon na sparring partner rin ni Di Marco. Samantala, nabatid na patuloy ang sinasagawang heavy training ni Manny sa Pacman Wildcard Gym para sa nakatakdang laban sa undefeated American boxer na si Chris Algeri sa November 23 sa Cotai Arena sa Macau, China. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo, Jensen, para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala, sa pabulpang balita, umabot sa 44 na mga pasirang sugatan matapos na banggay naman ng truck. Itong Star Tollways, may bahagi naman ng Lipa, Batangas. Ayon kay Lipa City Chief of Police na si Jack Malinaw, binangga ng Dimples Bus Line ang likurang bahagi ng 10-wheeler truck. Pasado naman o maghahating gabi na kagabi. May luna naman na 60 pasahero ang bus at agad na tinakbo naman sa Mary Mediatrics Hospital sa Lipa City ang naturang 44 na mga sugatang pasahero. Bombo Showbiz Balita. Yung pambato ng Pilipinas sa nalapit na Miss International Pageant, abalang-abala na ngayon sa mga pre-pageant activities sa bansang Japan. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Lizelle Galan.
Puspusan ang ginagawang paghahanda ng Miss International Pageant 10 araw bago ang Coronation Night. Kasama rito ang pambato ng Pilipinas na si Bianca Guidotti na abala na sa mga pre-pageant activities. Sa kanyang Twitter account, sinabi ng beauty queen na kanilang pinapractice ang traditional Japanese dance na Sakura Sakura. Iniikot din ng mga contestants ang tourist spots sa Japan at tinitikman ang mga Japanese food. Kasabay nito ay umapila si Guidotti sa mga kababayan na tulungan ito sa pamamagitan ng pagboto sa online pool ng Miss International Pageant. Samantala, bukod kay Guidotti, ini-enjoy din ni 2013 Miss International Bea Rose Santiago ang Japan. Ipapasa ni Santiago ang kanyang corona sa kanyang magiging successor ngayong taon na inaasahan ng mga Filipino ay ang kababayang si Guidotti. Dahil dito ay pressured si Guidotti na maiuwi ang back-to-back international title para sa Pilipinas. Ang Coronation Night ng Miss International Pageant ay gaganapin sa darating na November 11 sa Tokyo, Japan. Bumbo Lizal Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bumbo! Narito na ang Bumbo Business News at Foreign Exchange Rate Update. Nakadagdag magpatupad ng bawas presyo ang Sullyan Liquefied Petroleum Gas o LPG sa dating na Nobyembre 1. Yan po ay bukas na. Mabawas daw sila ng 6 pesos at 72 centavos kada kilo ng kanilang LPG. Umaygit naman na 70 piso kada 11 kilogramo po ng tangke ng Sullyan. Wala namang abiso ang ilang pang mga LPG company kung sila naman ay magbabawas ng kanilang presyo, pero inaasahan daw na susunod na ang iba pang mga oil companies. Samantala din naman mga kaibigan, sa palitan po ng piso kontra dolyar, ang halaga po ng isang dolyar ay 44 pesos and 90 centavos, habang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 5 pesos and 76 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay o Singaporean dollar ay 35 pesos, katumbas po yan ng ating halaga ng ating salapi, itong Singaporean dollar. Mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan po naging kabuuan ng mga pagbabalita. Araw na po ngayon ang Biyernes, Oktubre 31, huling araw po ng buwan, 2014. Balikan ko lamang ating mga headlines. Vice President Binay, muling itinanggi naman na dami ang negosyanteng si Antonio Chu sa kabila naman ng pagigisa ng mga senador. Mga anak ni na Governor Taliado at Mrs. naman umasa mabubo pa rin ang kanilang pamilya kasunod na rin ng matinding iskandalo. Sa ating police report, dayuhang Red Cross volunteer patay sa nangyaring atake sa puso sa isla ng Boracay. Samantala naman, American National na biktima ng Texas scammers sa lalawigan ng Albay, malaking halaga ng pera natangay ng mga suspect. Ang tinagroang climate walk na naglakad naman mula pa sa Metro Manila, nasa Northern Samar na ngayon at target marating naman ang Tacloban sa Typhoon Yolanda anniversary, yan po ay sa November 8. Mga taga Baguio naman, mga kababayan dyan, ay napinanggalingan ng yumaong dating Senador Juan Flavier. Nagpabot din ng pakikidalamhati matapos pumanaw kahapon nga ang dati ring DOH Secretary. Balita naman sa iba yung dagat, ang business community at mga netizens hati naman ang reaksyon sa pag-amin ng Apple Chief Executive Officer na siya ay isang bading. North Korea, ika-quarantine din ang lahat ng mga dayuhang papasok naman sa kanilang bansa sa panggaparin sa Ebola virus. At sa ating sports balita, ang Gilas coach na si Chad Reyes ipinubay na lamang desisyon sa PBA at sa samahang basketball ng Pilipinas. Edisyon na buwagin na ang Gilas sa Pilipinas program. Sa NBA naman, si LeBron James, inaabangan po ang kanyang laban, ang kanyang laro mamaya sa Cavaliers kontra naman sa New York Knicks. At sa ating showbiz balita, pambato ng Pilipinas na lalapit na Miss International Pageant, abala na ngayon sa mga pre-pageant activities. At upang mapagsalbihan pa sa ibang larangan po platform, aming mga tagapakinig po sa iba't ibang dako ng mundo at sa ating bansa, ang Bumbo Network News Morning Edition, alas 7 po yan ng umaga, at Bumbo Network News Noontime Edition, alas 12 po ng katangalian, at Bumbo Network News alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado, ay napapanood na rin na mayroong visual sa magitan nating official website and www.bomboradio.com. Makikita rin sa ating live video streaming ang inyong mga anchors, reporters po ng Bumbo Radio Philippines at mga exclusive video. Maaari nyo rin kaming sundan mga kaibigan sa aming Twitter at Bumbo Radio News. Kung naman ilike kami sa aming Facebook, ang facebook.com/bomboradiophilippines. Sa Christmas countdown ng Bombo Radio Philippines, 55 days to go na lamang bago naman ang Kapaskuhan. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, inyo pa rin anchorman si Bombil Maracol para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
inyong napakinggan ang mainit at pinakabagong mga balita sa Bombo.